Hi guys, good morning. This is Donor Bernales and welcome to our YouTube channel. Please don't forget to like and share my YouTube channel. So today guys, pag-uusapan natin kung paano ako nakapunta rito sa Australia at kung paano at ano ang mga proseso doon sa airport. So meron ako dito mga nilista guys para hindi tayo, pero hindi ko makalimutan. So keep on watching! 1, 2, 3, come on! Come on! So, hello guys! Our vlog today is paano ako nakarating ng South Australia. Kung ano yung visa ko at mga dapat gawin, lalo na pagdating sa immigrations. Mga documents at tinanong sa akin about of affidavit of support. Laman naman natin na medyo mahigpit ang immigration sa Pilipinas, diba? So, nag-apply po yung sister ko ng tourist visa, subclass 600, tourist stream out online. And it takes 2 months before po na-approve yung visa ko. Yung mga documents na pinasa ng sister ko are the following: sponsor, passport copy, bank statement, payslips. Nag-fill out siya ng form 419 sa online, 12 pages po 'yon. Sasagutan ninyo. Invitation letter sa applicant passport copy, birth certificate, valid ID, certificate of employment, leave of absence, payslip. May question kasi doon about travel history. Since hindi pa ako nakapag-travel, gumawa lang ng letter yung sister ko na hindi pa ako nakapag-travel abroad. Para sa supporting documents ko at nabigyan pa ako ng multiple 3 months stay, so yung validity ng visa ko is 1 year. On the day of my flight, earlier po ako nagising mga 4 a.m. ng umaga para mag-review kasi hindi ko alam kung ano yung mga tanong ni immigration officers sa airport. By the way guys, Terminal 3 po pala ako. Double check ko po yung mga documents ko, baka may nakilimutan ako. Lalo na po yung affidavit of support, which is common hinahanap nila. Yung sister ko kasi gumawa siya ng step date affidavit support at guaranteed vote signed by GP. Hindi na siya gumawa ng affidavit of support galing consulate kasi fully booked na yung next available. It's next month para pa saka busy din siya sa work. So pagdating ko po ng Terminal 3, as usual po yung process nila. Ipakita mo yung ticket at passport or any valid ID mo sa guard. Pagkapasok ko sa loob ng terminal, nagtanong po ako kung saan pwede magbayad ng travel tax. Kasi hindi kasama sa ticket ko yung travel tax. At it's better to fee first para hindi ka pabalik-balik sa check-in counter. Encounter para makuha yung boarding pass. Required po itong travel tax pag tayo ay lalabas ng Pinas. Exempted po yung mga foreign national, former Filipinos na permanent na sa ibang bansa. Mayroon po yung iba na ang visa nila is granted permanent pero dito sila sa Pilipinas nung na-grant ang visa. Kailangan pa daw magbayad sabi ng staff at travel tax department. Ang hinanap lang sa akin doon sa pagbayad ng travel tax is yung passport. Yung payment is 1,650 peso. As I said po, pag hindi pa kayo nakapagbayad ng travel tax, babalik kayo sa check-in counter to get your boarding pass. Pakita mo yung resibo sa kanila bago mo makuha yung boarding pass. Once may boarding pass na kayo, huwag po ninyong kalimutan mag-fill up ng departure card para iwas abala kasi yung ibang immigration officer, pababalikin ka pa para mag-fill up ng form.
By the way po pala, 12:30 ako umalis sa bahay kahit pa yung flight ko is 7 p.m. pa. Para kung may aberya, pwede pang mahabol. Before flight, lalo na pagdating sa immigrations. So, pagdating ko sa check-in counter, sabi ng babae na yung flight ko was changed by 5 p.m. Lucky guys, maaga ako pumunta sa airport. Sa immigration, may tatlong pilahan. Philippine passport holder, foreign passport holder, OFW. So, nag-hi, hello ako sa immigration officer ko. First question is, patingin ng passport, saan ka pupunta? Ilang days ka may stay sa pupuntahan mo? Kailan ang balik mo? So, hinanap sa akin yung invitation letter, pati passport copy ng sponsor ko, return ticket. Since my work naman ako, binigay ko yung certificate of employment saka leave of absence. Doon ako natagalan sa leave of absence ko kasi sabi ni immigration officer, bakit hindi updated yung leave? So, sinabi ko kasi na nakalagay po dyan na leave of absence depend on visa approval and flight schedule. Kasi that time, hindi ko pa talaga alam kailan siya ma-approve kasi ang daming backlog sa Australia immigration. Pero sinabi pa rin niya na kailangan talaga updated. So, buti na lang, sabi niya, wag na, basta babalik ka. So guys, check your documents carefully para iwas aberya. Based po, hindi ako hinahanapan ng affidavit of support. Yung immigration experience ko ay okay naman. Be confident and answer their question short, direct, to the point. So yun guys, so yun lang yung ma-share ko. Sana ay nagustuhan niyo yung video ito. Sana ay may natutunan kayo dito. Sana ay makakuha din kayo ng idea sa share ko. So yun lang guys. So don't forget to like and share my YouTube channel, Donner Vlog. Thank you so much. Bye!